Kakaunti nga ba ang taong may ligtas? Sa iyong palagay, kasama ka ba sa mga taong may ligtas? Mapayapang araw mga kapanalig, pasalamatan natin ang Diyos sa handog niyang kaligtasan. Ako po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa maikling pag-inilay ng salita ng Diyos. Pakinggan na natin ang pahayag ng Panginoon na magpumilit kayong pumasok sa makipot na pintuan. Sa mabuting balita mula kay San Lucas, Kabanata 13, Talata 22 hanggang 30. Dumaan si Jesus sa mga lungsod at mga nayon. Nangangaral habang papunta siya sa Jerusalem. May nagtanong sa kanya, Panginoon, kakaunti nga ba ang maliligtas? At sinabi ni Jesus sa mga tao, magpumilit kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami ang gustong pumasok at di makapapasok. Kapag tumindig na ang may-ari ng bahay at naisara na ang pinto, tatayo kayo sa labas na kumakatok at magsasabing, Panginoon, buksan mo kami! Sasagot naman siya sa inyo, hindi ko alam kung taga saan kayo! Kaya sasabihin ninyo, kami ang kumain at uminom na kasalo mo at sa aming mga lansangang kananghaaral. Ngunit sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo! Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama! Naroon ang iyakan at pagngangalit ng mga ngipin pagkakita ninyo kina Abraham, Isaac, Jacob at sa lahat ng propeta sa kaharian ng Diyos. At ipagtatabuyan naman kayo sa labas. At makikisalo naman sa kaharian ng Diyos ang mga darating mula sa silangan, kanluran, timog at hilaga. O, may mga huli ngayon na mauuna at may mga una na mahuhuli. Mas masarap gastusin ang pera na pinaghirapan kaysa sa perang galing sa panandili ang yaman. Ito ang narinig ko sa aming tatay noon, sa sipag at tiyaga ng aming mga magulang para kami mabuhay at mapag-aral, masasabi ko na nagampanan nila ang tungkulin nila sa amin. May tuturing din na paglilingkod sa Diyos ang katapatan sa pangako bilang magulang. Gumawa ng mabuti, huwag gumawa ng masama. Ang isang pamantayan ng kaligtasan. Pero higit sa lahat, ang pakikipagkapwa ang pinakamahalaga. Ang paggawa ng mabuti ay nakalulugod sa ating kaluluwa. Sumasalamin ito sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Sikapin natin makagawa ng kahit anong mabuting bagay araw-araw. At hayaan nating maging daluyan din tayo ng biyaya ng Diyos ng ating kapwa at maging tulad ng mga hagdan patungo sa langit. Sa pangalan ng Diyos, tayong lahat ay magkakapatid. Manalangin tayo. Panginoon, tinawag mo kami sa kabanalan. Turuan mo kaming tunay na makipagkapwa-tao. Tumulong nawa kami na walang pasubali at may kasiyahan sa puso. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit, at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang ang buhay natin sa mundo ay parang misteryo ng Santo Rosario. May tuwa, may hapis, may luwalhati, may liwanag. Pero sa bawat yugto ng ating buhay, laging nandiriyan ang Panginoong Jesus at mahal na Birheng Maria na umaakay, gumagabay at nagpapalakas sa ating pagtahak sa landas patungo sa Diyos Ama.